Nasabat ng mga otoridad sa Taguig City ang mga imported na vape oil na illegal na ibinebenta. Hindi lang simpleng vape juice dahil ang flavor, marijuana, na mas malakas umano ang tama. Iyan ang tinutukan ni Marisol Abdurrahman. Sa magkahiwalay na raid ng Philippine Drug Enforcement Agency at Philippine National Police sa ilang lugar sa Taguig, tumambad sa mga otoridad ang daang-daang vape at sachet ng marijuana kush. Agaw atensyon ang mga nakuhang vape na hindi pala ordinaryo dahil ang laman umano ay concentrated cannabis o marijuana oil na mas matindi umano ang tama. Hallucinogen kasi ito. So ngayon, kung ano yung health risk ng paggamit ng marijuana is the same din. Isinailalim sa buy bus at search warrant ang mga target personality matapos makumpirmang nagbebenta sila ng mga nasabing oil sa Metro Manila at mga karatig na probinsya. Base sa mga etiketa, imported ang mga nasabat na marijuana oil base. Karamihan daw ng mga parokyano nito ay mga party goer at mga kabataang mahilig mag-vape. Pwede nating i-assume na from California nagdumaan sa Thailand bago pumasok dito sa atin sa Pilipinas. Ang bawat 1 ml na cannabis oil ay nagkakahalaga raw ng 4,500 pesos. Hindi na raw bago sa PDEA ang mga nahuhuling marijuana o cannabis oil, pero ang nakakaalarma raw ang mga marijuana oil na nasa cartridge at ready to use na raw. Isasaksak mo na lang dun sa device mo na machine, yung tinatawag nilang ionizer ba yun or ano, pwede mo na siyang hititin. Bukod sa halos 900,000 pesos na halaga ng vape na may cannabis oil, may nasabat ding 14,000 pesos na halaga ng kush. Meron ding iba pang vape device, drug paraphernalia at cellphone. Kinuha namin ang panig ng mga naaresang suspect, pero tugon nila... No comment po. No comment po, ma'am. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman, Nakatuto, 24 Horas.